Nandito tayo sa may cinema or ito yung mga sinihan dito sa may SM San Lazaro. At kung mapapansin nyo, napakatahimik at walang katao-tao, guys. Ghost town tong SM San Lazaro. May yellow line, guys, kung saan ka aapak. Two steps apart din sa tao na nakakasunod mo sa harapan. Nakakatawa lang dahil yung ibang tao, nasunod talaga dito sa social distancing nila. Kahit na mapapansin nyo, marami-rami na yung tao dito. Mga katiyan ng video, mahalaga na tuturuan nyo yung mga anak nyo or yung mga nakakabata nyo kapatid. Sumama sa ganito para may idea sila kung paano ka bibili ng mga kakainin nyo pa. The most important thing, guys, habang bata pa kayo, dapat matuto na kayo mamili. Bakit? Kasi dadating din yung time na kayo na lang yung mga utusan ng pamilya nyo, na kayo naman yung lalabas para bumili ng kakainin nyo. Kaya dapat matuto kayo mamaling. What is up, guys? So for today's video, mga ka-J channel ko, yun na nga, maraming salamat sa nakapanood ng nakaraang video natin. And we are now about to hit the 24,000 views na naman. And for today's agenda, mga ka-J channel ko, yan, kasama ko yung kapatid ko. Wala akong choice kundi magsama kasi marami-rami itong bibilin nating grocery sa may SM yan. First time natin ulit makapunta ng grocery after a month or after a 2 months ng pagka-quarantine natin sa bahay. So for today's video, mga ka-J channel ko, gusto ko lang kayo isama. Katulad niyan sa mga mommies or sa mga subscribers natin dyan na hindi pa nakakalabas. Especially dun talaga sa mga senior citizen na subscribers natin na talagang totally, literal na hindi na lumalabas ng bahay dahil nga sa pandemic na kumakalat dito sa lugar natin. So ito na nga, mga ka-J channel ko, gusto ko lang ipakita sa inyo itong lugar namin. Talaga nakakatawa dahil paglabas ko, nakita ko, tingnan nyo to, guys, ha. Napakaluwa, guys, hindi ganyan yan. By the way, Solis Street ho to, ano? Yan, kung mapapansin nyo, hanggang dulo, guys, sobrang luwag. So tara na, guys, intro muna natin to na malupit. In 3, 2, 1. Nandito na nga tayo, guys, sa may SM San Lazaro, which is 10 to 15 minutes away lang sa bahay namin. And dito kami pumila or dito kami papasok via parking nila. Kasi sa mga kanilang channel ko dyan, sa mga tao nga pala dyan na magbabalak pumunta ng SM para mag-grocery katulad namin, kapag dumaan ho kayo sa regular entrance nila, lalo na sa mga walang may sasakyan, no? Mahaba po ang pila. Bakit mahaba ang pila? Kasi they are implementing social distancing. And bago ka pumasok, kailangan mo munang i-check yung thermal mo. And then, kailangan mo rin mag-hand sanitize and then kakapkapan ka pa nila. So, mahaba nga ang pila, lalo na kapag rush hour or yung talagang peak hour, yung talagang marami nag-grocery. Pero ngayon, napansin ko, wala gaanong parking. And yes, gamit natin itong sasakyan, di tayo nakamotor ngayon. And sana walang tao gaano sa loob ng mall, no, para makapag-vlog tayo and then para mabilis yung pag-grocery natin. Dahil mamaya, papakita ko sa inyo yung listahan, guys, ang dami natin bibilin, no, kaya kailangan din natin ang kasama. So guys, nakapasok na nga kami dito sa loob ng mall. And as you can see, guys, nandito tayo sa may cinema or ito yung mga sinihan dito sa may SM San Lazaro. At kung mapapansin nyo, napakatahimik at walang katao-tao, guys. Ghost town tong SM San Lazaro. Ayan, no? Yung loob ng SM department store nila, talagang mga sales lady lang ang tao. No, siguro kung may tao man na papasok doon, talaga nangangailangan na ng damit, no? Ayan, no? Pero may naririnig akong dagundong sa labas. Ewan ko kung ano, nag-i-screen lang sila or ayun, oh, may dumadagundong. Ewan ko, tinetest lang nila or niraran lang nila yung mga cinema disc nila para nga naman hindi ma-stock. And yeah, ito yung loob ng SM, guys. Ayan, baba pa tayo. May yellow line, guys, kung saan ka aapak. Two steps apart din sa tao na nakasunod mo sa harapan. O, diba? Good job, SM. Yan, guys. Payapa ng SM sana kahit normal na araw ganito rito, no? Okay. Taba tayo. Titignan muna namin, guys, kung walang pila doon sa may grocery nila. Then kung walang pila, pupunta muna kami ng bangko para mag-deposit ng konting kayamanan natin, no? Sana may kayamanan natin, no? And game. Oh, di ba, guys? Nakakatawa lang dahil yung ibang tao, nasunod talaga dito sa social distancing nila. Kahit na mapapansin nyo, marami-rami na yung tao dito. Guys, yung mga ano nila dito, mga restaurants or fast food nila. Keep right. Mali kami. Keep right pala. Aba, may one way na rin sa SM, guys. Bawal dumaan. Ito, hindi namin nakita, sorry. First time lang mag-SM. First time lang ulit mag-SM, guys. Ang KFC, McDonald's dito, yan. Even we're not sponsored to that. Yan.
Bawal lang dine-in, puro takeouts lang, guys. Nakakatawa lang dahil yung mga guards dito ay talaga attentive sa pinatutupad nilang ano dito, rules. Paano masabi? So nandito na nga kami guys sa loob ng supermarket. And as you can see, may mga wrong way and correct way. Yan, pag nakita nyo yung red ano arrow and blue arrow, yan, dito ka dadaan sa may blue arrow. And uumpisahan na natin ang nakakapagod na pag-grocery. Dahil yung grocery namin naipon na ng pang ilang buwan, no? And yun na nga, naipon ng ilang buwan pero hindi namin alam kung ilang araw lang namin uubusin. No? And as you can see guys, organized naman and walang pila ngayon. Nakakatuwa dahil nakisama ang panahon sa atin sa pag-vlog natin. Maluwag ang SM ngayon guys compared sa mga nakikita nating picture na kumakalat. Excuse me. Na talagang napakadaming tao at ang haba ng pila. Ayan, wala naman guys, payapa rito sa lobo. Kuha muna kami ng hotdog namin. Bakit na may listahan natin eh? Guys, una hotdog. Ang haba ng listahan namin, so umpisahan na natin to guys, let's go. Kaya na ang dairy cream natin guys. Mahalaga-mahalaga to guys sa mga ginisang gulay natin. Kasi nakakapagbigay ito ng linamnam sa mga pinirito or ano natin, ginigisa nating ulam. Yan, one down. Para sa mga naghahanap yan, magtatagumpay din talaga kayo. No, yan. 2 kilograms of hotdog guys, check. Siyempre guys, hindi mawawala sa atin ang mga meat natin. Yan, kailangan din natin bumili na ito. O, pang sanggipsal guys. Tayo na ang liyempo. Toto, liyempo guys. Liyempo. Dalawang kilo po dito sa may liyempo. So yun guys, hindi dito pa lang tayo sa meat section pero mukhang kalahati na ng budget natin na nalagat mo. And yeah, nakakatuwa naman dahil mura pa rin yung mga kilo ng baboy dito even doon na nasa SM tayo. Yan, given na yun. Eh, mura pa rin naman guys, affordable pa rin yung mga kilo ng pork nila dito kahit na meron na daw shortage daw ha, hindi natin sigurado. Pero yan, mura guys. Kaya sa mga balak bumili dyan dito sa may SM, mura, wag mo kayo matakot sa presyo rito, no? Yan, 200 something lang naman naglalaro yung mga presyo ng mga dito, pork. And then yung beef, syempre natural, mahal, ayan o, 400. Na, pag mayaman ka, yung bibilin mo guys. So guys, alam nyo, sa mga katiyanan ko dyan, mahalaga natuturuan nyo yung mga anak nyo or yung mga nakakabata nyo kapatid. Sumama sa ganito para may idea sila kung paano ka bibili ng mga kakainin sa bahay. Mukha muna tayong chicken dito guys. Pag bibili naman kayo ng chicken guys, importante na alam nyo kung ano yung lulutuin nyo for the future days. Kasi kagaya niya, may pamprito, may laman lang, which is yung laman, hindi masarap siya pamprito. Bakit? Kasi sumasapal siya. Yung mga laman na yun, maano yun, okay yung lutuin sa mga adobo, tinola, yun. Kuha muna tayo chicken guys. Anong chicken? And dahil sa ang kukunin natin chicken, pang prito at saka yung iba pang adobo. Ang kukunin natin, pinaka the best part dyan guys. Wings or thigh. Guys, thigh. Bakit? Kasi may balat siya and at the same time may loin. Wow, kahit tag isang kilo lang. Isang kilo pang prito, isang kilo pang adobo. Okay na okay yan. Yan, good. Yan guys, ang kilo na yan, okay na yan. Napansyaw na. Uulitin ko lang ulit, no? Mahalaga-mahalaga na gagawa kayo ng listahan nyo. Di tayo? Ng listahan nyo pag pupunta kayo dito sa mga ganitong grocery. Alam nyo kung bakit. Katulad yan, inuna natin yung mga meats natin or yung mga cold cuts natin. Bakit? Kasi sa grocery, magkakaiwala yan, syempre, by category. Pupunta ka muna doon sa section na yon. After mo doon, dito ka na para hindi ka na palipat-lipat, di ba? Yan, gagawa kayo ng listahan nyo. And the most important thing guys, habang bata pa kayo, dapat matuto na kayo mamili. Bakit? Kasi dadating din yung time na kayo na lang yung mga utusan ng pamilya nyo, na kayo naman yung lalabas para bumili ng kakainin nyo. Kaya dapat matuto kayo mamalingke ng mga kakainin nyo. So that is it for this vlog mga ka-D-Channel. Upyok pa ako. So that is it for this vlog mga ka-D-Channel. At nakikita nyo yung panahon, buti umabot pa tayo. And actually, ilang oras na rin ang lumipas, kumain muna ako pagka-uwi namin. Hindi na ako nakapag-vlog kanina or nakapag-update sa inyo mga ka-D-Channel ko. Kasi
ang dami namin dala. Actually, di ba sabi ko naman sa inyo, marami tayong bibili na grocery. And yeah, thank God, dahil bago umulan, nakauwi tayo, even though na nakasasakyan naman tayo. Yung, kasi yung bahay namin sa dulo pa ho ng eskinita, no? So yan, nakikita nyo guys, sobrang lakas ng ulan. And yeah, bibigyan ko kayo ng konting insight or yung na-experience natin sa SM. No? Big shoutout nga pala sa SM para sa pag-i-implement ng mahigpit nilang ordinance or rules sa loob ng bahay nila or sa loob ng SM. Kasi sa mga kanilitanan ko dyan, kung nakita nyo, yung mga floorings doon, merong one way. Pag dito ang side na to, papunta ka lang doon, and then yung kabilang side na to, papunta ka lang naman doon. So, yung tinatawag na one side or one way doon sa SM. And kung mapansin nyo yung floorings doon, every ATM banks or ATM machines doon, talaga naka-social distancing. So, yun lang mga kanilitanan ko, may kailan tong video na to. Gusto ko lang naman kayong isama at i-update kung ano yung nangyayari sa buhay ko. Yan, gaya nyan. May bagyo nga palang paparating dito sa Maynila. Kaya pala, every hapon or every tanghali, bago sumapit ang gabi, dire-diretso na ulan. So that is it for this vlog, mga Kadir Channel. Again, keep safe. God bless as always and more power to us. This is Jan Jericho Jacob, your daily vlogger, signing out.